Hi guys! So again, pag-usapan po natin yung SSS maternity benefits. Ito ba yung lagi natin kasing tinatanong ano yung mga buwan na dapat nahulugan? So kung manganganak po kayo next year, okay? So third quarter next year, 2023. So third quarter meaning month of July, August, or September kung ayan yung EDD nyo or expected delivery date. Ano ba yung mga dapat natin na nahulugan? So guys, huwag nyo pong kalimutang mag-like naman po sa video ko. And share nyo na rin po kung may time kayo sa mga kakilala nyo. And kung bago kayo sa channel ko, thank you for visiting and subscribe na rin po kayo. So sabi ko nga po, ang ating pag-uusapan ay yung third quarter. Yung mga nganak ng third quarter. Meron tayong tinatawag na necessary or yung mga qualifying months. Ano ba yung mahalagang 12 months kung saan dapat doon tayo may naihulog or contribution. So sa taong 2022, ano yung mahalagang buwan? So, from April to December 2022, so 9 months yan. And sa January po hanggang March next year, 2023, ito pong mga buwan na may bilog ko. So, 12 months po yan. Ayan po yung mahalagang buwan o yung qualifying months kung saan dapat may hulog kayo na kahit 3 months lang po. Okay, kahit 3 months. So, meaning kung ang hulog mo ay April, August 2022, and then January 2023, nakatatlong buwan ka, so pwede kang mag-qualify or mas maganda po, 6 months po, okay, ang hulugan nyo. Ang mahalaga at 6 months tapos naka-maximum yung hulog nyo para makakuha kayo ng maximum benefit. So ang advice ko po sa inyo, okay, it doesn't mean hindi po porque 3 months lang ay mag-qualify na or 6 months lang, ay hihinto na kayo ng paghuhulog. For example, naka 6 months ka na hanggang October. Hindi ka na magbabayad ng November, December. So, continue po. Ituloy nyo po ang paghuhulog para po sa iba pong future benefits na kung sakaling mag-a-avail kayo in the future, eh, continuous ang paghuhulog nyo. Kasi sa ibang benefits, may mga tinatawag din tayong qualifying months. At saka, maganda po continuous para rin po sa pension natin yan. Okay? So, ituloy po ang paghuhulog. Ito po ay yung just in case of emergency na talagang 3 months lang ang kayang hulugan. Pero kung kaya po, continue paying your contributions. Okay? So, 3 months, kahit 3 months lang, maganda 6 months. Pero, sabi ko nga, i-continue po ang paghuhulog. Huwag mag-stop. Okay? Gusto kong i-share sa inyo na meron kaming free financial class. Okay? So, ang dami pong learnings. Hindi lang kung paano mag-save, paano makawala sa utang, paano tayo makapag-prepare sa pagtanda natin. Okay? Matututo rin kayo kung paano kayo magkaroon ng passive income o yung money working for you kahit tulog ka. Eh, ano ba yung mga sikreto ng mayayaman? Paano sila yung mayaman? So, kung gusto nyo pong umaten ng aming free financial class, mag-leave lang kayo ng comment sa isa sa post ko dito sa FB group ko. Search nyo na lang po, Financial Literacy, Financial Freedom, or sa Facebook account ko po, Jean Averion din po ang pangalan ko. Okay? So, ito po yung isa sa mga investment na pwede nating paglagyan, yung mutual fund. Indirect investment po siya sa stock market. So, kung hindi ka maalam mag-trade, kung kailan ka magsasell, and by wala kang knowledge, pwede tayo mag-invest sa mutual fund. Indirect investment siya sa stock market. So, kung kaya mo mag-ipon na 1,000 pesos a month, okay? Yung monthly, mag-iipon ka ng 1K, kung ilalagay natin ito sa 12% interest o yung na-investment vehicle, after 30 years, yung 1,000 every month na iniipon mo, pwede siyang maging 3.5 million pesos. So, what more pa kung OFW ka na mas malaki yung income mo? Kaya mo mag-ipon ng 5,000 pesos a month? Kung every month gagawin mo yan sa loob, kunyari, ng 20 years, tapos inilagay mo dito sa 12% investment vehicle, pwede kang magkaroon ng 4.9 million. Okay? Kung sa 10% lang, so may 3.8 ka. So, ganun po kalaki ang pwedeng i-grow ng pera natin. Kaysa kung ilalagay lang natin lahat ang ating ipon sa bangko na ang annual interest lang po ay 1% or less than 1%. So, meron po tayong pwedeng paglagyan ibang investment vehicle. So, ito po yung mutual fund na tinatawag natin. So, yung pag-i-invest po ay pinadali na po siya. Huwag din kayong mag-alala kasi safe, easy, secure, and affordable nga po siya. Okay? So, through IMU's Financial Education Program, okay, marami kayong matutunan kung paano. Regulated po ito ng Securities and Exchange Commission kaya hindi kayo kailangan mag-alala na ito yung scam. Okay? For as low as 1,000 initial investment, makakapagsimula po kayo. Okay?
So, sabi ko nga, 1,000 lang po. So, pag nag-member po kayo sa IMG, automatic po yung 1,000 pesos sa membership fee nyo ay ilalagay as your initial investment sa Soldivo Strategic Fund. Ito po yung mutual fund na ang nag-handle po or provider ay ang Rampver Financial. So, kung may 20 pesos ka, pwede ka na uling magdagdag ng additional investment. Pwede ka nga bumili uli ng panibagong shares of stocks or sa halagang 20 pesos lang po. Okay? So, si Rampver po ang provider, Rampver Financials, okay? At ito pong pagiging automatic mutual fund investor ay isa lamang po yan sa benefits out of 63 benefits ng IMG. Kaya attend po kayo ng aming webinar kay via Zoom for more information. So, thank you po for visiting my channel, okay? I'm trying my best na masagot yung questions nyo sa comment section, okay? Yung iba pong mga sagot, pwede pong nasa ibang video ko na po. So, panoorin nyo na lamang po yung iba kong video. Search nyo lang po sa channel ko, sa aking channel. So, that's all for today. God bless everyone and keep safe. Bye!